What's up kapagayan? Naimbag na bigat al daw rabi iyo ita nga kanito. Kumusta ti biyak? Sa pala kung mata nakaradkat kayo lang ka mids dito sa COVID-19 na kinakaharap namin. And it's me, Datoy Nomo ti biyak, your Ilocano vlogger. And yes, I'm finally back. So, sa mga hindi pa po nag-subscribe ng YouTube channel ko, please visit my YouTube channel at Ron Villela and click the subscribe button and also the bell para una kayo sa lahat. So, today's vlog, magluluto tayo ng masarap na Ilocano Puff Bread. So, ipapakita ko sa inyo yung mga ingredients ng ingredients and mga vegetable na gagamitin natin sa pagluluto. And yes, ito na nga, kailangan ko nakikita na sa lesson natin yung mga vegetable na kailangan natin sa pagluluto ng pakbet. Ipapakita ko sa inyo isa-isa. First vegetable, ipapakita ko. Ito. Tada! Gusto ko sana lagyan ng kamote, pero para maiba naman, so, kalabasa na lang. Pansamantala. So, next time na pagluluto, this parang alternate. So, ito yung kalabasa. Next, ang mahiwagang sitaw. Yan. Konti-konti lang kasi single. So, yun nga. Next is the talong. Siguro nagtataka kayo bakit merong tubig yung talong. Kasi binababad ko siya ng tubig. Nangingitin po kasi siya pag hindi siya nabababad sa tubig. Kaya yan, nilagyan ko siya ng tubig. And of course, andito naman yung okra natin. And ang playa, meron din tayong konting sili. Yan. Kamatis! Tada! And yung mga sibuyas, bawang, luya, and of course, the sili, hindi mawawala yan kasi meron appetizer na rin yan. Mukhang arapo. Kaya sili. Sorry guys, wala tayong karne kasi nagsama na ako sa mga karne-karne. Hindi, joke lang. Wala nang pambili. And yun na guys, kompleto na yung ating mga rekado and ready na po tayo sa pagluluto ng Pakbet Ilocano. And I wait. May nakalimutan na ako yung pagpapasarap ng ating pakbet. So yung mga iba ginagamit nila is alamang sa mga Ilocano is yung boneless na bagoong isda. Meron tayong mga bagoong na may isda. So, dinidikdik yon, mahabang proseso pa yon. So, ang ginamit ko is boneless na lang na nakabuwate para mabilis yung proseso natin at pagluluto natin. Okay guys, ready na tayo sa pagluluto ng yun, pakbet ng Ilocano. So, tara guys. Let's go! Let's go! Okay guys, yan na yung kawalan natin. Lagyan natin ng konting mantika. Bawang. Sibuyas. Luin lang natin. Kamati. Next yung kalabasa. Haluin ulit. Lagyan natin ng konting bagoong. Haluin ulit. Lagyan natin ng konting tubig para lumambot yung kalabasa. Haluin natin ng magya. Then, takpan muna natin. After 5 minutes, babalik tayo para i-check natin kung malambot na. Ayan guys, i-check natin kung malambot na yung kalabasa. Yan, medyo malambot na siya. So, isusunod na natin yung sitaw. So, nilagay na natin yung sitaw.
para hindi siya maluto ng ma-overcook. Yeah. Dagdagan natin ng bechin, konti. Tapos takpan ulit natin siya hanggang lumambot yung sitaw. So check ulit natin guys. Okay na siya. Lagay na natin yung okra. Sili. And ang palaya. Tapos huwag natin haluin. Hayaan lang natin siya maluto. Ayan. Iiwan ulit natin yan guys. Takpan ulit natin. Balikan natin after 3 minutes. Check na natin guys. Yan. So isusunod natin yung talong. Ayan. Lagay natin talong. Kailangan nakadapa siya. Yan guys. Antayin natin siyang lumambot. Takpan muna natin. Then, wait for 5 minutes then. Yun, tapos na. Okay guys, check natin kung luto na. Wow, sarap. Yan, okay na. Luto na siya. Ready to eat na. Ready to serve. Yes guys, ito na po yung finished product ng Pakbet Ilocano. So, medyo dry siya kasi yun yung gusto ko. Masarap kasi po dry. Lasang-lasa mo na Pakbet siya talaga. Yan. Yummy. So, pwede na tayong kumain guys. Yan na ang Pakbet Ilocano. Guys, at ayun na nga, tapos na tayo magluto ng Ilocano Pakbet. And yes, perfect na perfect para sa dinner natin ngayong gabi. So, medyo hiningal ako, nakakapagod. So, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa YouTube channel ko, please visit my YouTube channel at Ron Villela and subscribe. Click nyo na rin yung bell button para unang-una kayo sa lahat pag nag-upload ako ng YouTube. Video mo. So, please guys, support me and thank you so much. Ingat po tayong lahat. Medyo nagmamantika yung mukha ko kasi sobrang init. And sana support nyo ako guys. Please, please, please lang guys. Thank you and God bless sa ating lahat. Bye. See you next time guys and God bless.